Okay lang. Kayo po ma'am, nasaan kayo ngayon? Nasa Romblon po ako. May asawa na kayo ma'am? Widow po. Parehas pala tayo. Ganun po ba? Oo. 5 years lang matay yung asawa ko. Sa akin naman po is more than 1 year po. Ilan po ang mga anak nyo? 4 po. Sa inyo po, ilan po? 2 lang. Parehas lalaki. Akin naman po is 3 babae, 1 lalaki. Mga ilang taon na po, ma'am? Yung panganay ko po is 24. But then yung pangalawa is 20. Yung pangatlo po is 19. But then yung bunso po ay 17 years old. Sa akin naman ay panganay ko 11. Hindi yun pa lang? Oo, yung bunso ko 6 years old. Anyway, ilang taon ka na po? 40, ma'am. 40? Oo. I'm sure, oy. 40 pa lang. Anong taon ka pinanganak, sir? Sino po? Ikaw, 40 po kayo. Anong taon po ba kayo pinanganak? Mga parang ayaw ni Mama niwala na 40 ka pa lang eh. Oo nga eh. Oh, anong year? Bakit anong tala mo sa akin? Magsabi na kasi ng totoo, ganun, wala namang ano. Wala namang mangyayari pag nagsasabi ng totoo, di ba? Sabi naman ako ng totoo. Baka totoo naman talaga. Baka totoo naman talaga, ma'am, 40 si sir. Anong po taon kayo? Anong taon po kayo pinanganak, sir? Ano po? Anong taon daw po kayo pinanganak ni, sabi ni ma'am? Taon, anong year? Anong year? 72 po. 1972. Oo. 1972. Okay. 50 plus. 52. Ano? 52 na. 40 ka pa lang? Oo. Oh. Samantala ako 1981, 43 na ako. 81? Oo, 1981. Ayun po nakalagay sa birth certificate ko eh. Ay, ganoon. Opo. 19, ano sir? 19, ano po? 72. 1972 kayo pinanganak? Oo. Wala? Oh, baka... nagkamali lang yung magulang mo, ano? 1972. Pero 40 pa lang po kayo, ganoon? Oo, yun nakalagay sa plan ko eh. 40 pa lang eh. Ah, 40? Oo. Oo, sir. Hayaan mo na si DJ, baka ganun talaga yung edad niya. Okay. Sige. Nakanga. Pero 1972 pinanganak, ma'am eh. Oo nga eh, naiintindihan ko naman yun. Hindi naman kasi po yung sabi ng totoo. Wala naman masama pag 50 ka or 45 or 60 ka. Di ba? Eh, yun naman talaga nakalagay yun sa kong kahit sa license ko, yung din yung nakalagay. 1972 nakalagay, sir? Opo. Oh, so... 1972? Wala naman pong naka-indicate doon, sir, sa driver's license natin na ano, na kung ilang taon. Year lang po talaga, no? Year lang, diba? Oo. So, baka hindi nag-birthday si Sirong ng mga nakaraang taon, mama. Baka na hindi naganda, ganun. Kaya hindi nga na. Di po bali, ah. Match-match naman, mama. Ano, sir? Match-match? Opo. Sige lang. Sige lang, oy. Match-match na. Saan ka ba naman sa Romblon? Kasi nakarating na ako dyan sa Romblon. Saan? Sa Romblon?
Doon po ma'am sa may kuwan ng mga kuwan. Barko. Sa Ujungan? Opo, sa Ujungan. Ujungan. Yan, parating na ako dyan. Dito kasi ako sa ano, sa Calabaw Island, pero Romblon din kasi ito. Siparit kasi kami sa ano, Romblon. Romblon. Nasa isla kasi ako. Malapit kami sa ano, kaharap namin yung Boracay Island. Ano po ba? Kaharap namin yung isla Boracay. Kasi nagtingin kami dyan yung tatrabaho namin sa Romblon. Ay, hindi namin na pagsunodahan. Kaya bumalik kami. Sa Ujungan ka. Sa Ujungan pala ikaw ano pumunta? Oo. Ngayon, ma'am, wala na sa'yo ngayon yung ligaw? Ano? Wala ka ng boyfriend ngayon? Wala. Hindi ngayon naghahanap ka. Hindi naman. Yung mga friend-friend lang. Ganun din ako, naghahanap ako ng friend eh. Baka sakali ako dito kay DJ. Ganun. Parang sumakit yata ulo mo, ma? Lang, kunti lang. Grabe kasi, init dito sa Laguna, kaya umitim na ako. Mainit naman talaga ngayon panahon. Dati naman, sir, maputi naman kayo, sir. Nga lang, sobrang init lang talaga ngayon. Mainit lang talaga kayo eh, no? Pebrero pa lang. Eh, bakit dito sa, ano, sa isla, mainit din. Mm-hmm. Eh, pero kahit CR nyo, may CR nyo, pati, may aircon pati CR nyo, kaya maputi ka eh. Puti na ako? Opo. May aircon naman talaga ang bahay ko, sir. Oo, oh, yun. Pati CR, sir, may aircon eh. Iba kasi dito, katrabawa na, laging bilang eh. Anong trabaho mo, kuya? Construction po lang. Bago ka niya mga bahay. Okay lang yun. Ay ngayon, ma'am, anong pinagkakabalahan mo? Wala. Stay at home lang. Di mayroon ka naman mga apo na, yung mga asawa na yung anak mo. Yung pangalawa po, may anak na rin. Isa. Ilan nga ma'am yung kan mo, yung dalaga mo, Ang ano? Ilan ang wala pang asawa. Yung panganay ko, tatlo kasi yung anak ko na babae, yung pangalawa may anak na, yung panganay wala pa. Tapos yung bunso ko, grade 11 pa lang. Nauna pa yung pangalawa. Opo, nauna pa. Buti ka pa, malaki na yung anak mo. Sa akin, maliliit pa. Ilang taon ka? 40? Ahit ako sa'yo ng 3 years eh, 43 na ako. Okay naman lang yun ah. Maliit na bagay ah. Tatlong taon ah. Dan, maliit na bagay. Ilang taon pa lang po sir yung bunsong anak mo? 6 years po. Ah, okay. Yung panganay, ilang taon? 11 po. Kasi ano pa lang po kayo? Ilang taon nga nag-asawa sir? Kasi po sir, yung napangasawa ko may anak ng 4. Tapos ako na po nagpalaki. Hanggang po ngayon, nasa akin sila. Sabi ko nga sa kanila, mga malalaki man na kayo, mga bilata na kayo, dalaga na kayo. Sabi ko, paano kung kunin kayo ng ama niyo? Sabi ko, ibibigay ko na kayo, siyempre kung kukunin kayo. Ayaw kong maghiwalay sa akin. Mm-hmm.
ayon lang umuwi doon sa magulang nilang tunaw. So, lahat po, sir, lahat po, bali yung anak mo po dyan na pinapakain, pito lahat? Anim lang po. Ah, anim. Okay. Pero po, may mga trabaho naman sila. Yung isa, mekaniko. Yung isa, caregiver. May mga trabaho rin sila. Yung isa, yung dalaga naman, nasa Bicol. At sa aking diyan. Pero naiwan sa akin, puro lalaki. Isa lang kasi yung babae. Nakawa naman ang nila simula ng mama nila. Bakit naman po namatay yung nanay, yung asawa mo, sir? Nagkasakit po sir siya sa baga. Oh. Baka nag-hit ng sigarilyo? Hindi po sir. Kasi yung destino ko nung dati, nasa Pampanga ko. Uh-huh. Ay, hindi ko pala alam. Minsan ako umaga sa patutungin. Sa? Kaka? Tungin po sir, yung Baraha. Ah, tungin. Ah, kaya pala. Yun lang. Nagsusugal pala. Sakit niya. Kasi pag ano? Pag-uwi, naliligo siya. Kakapuyat ng pagbabaraha. Ganun. Sugal. Opo. Eh, kung talo talaga yon, talo siya. Tapos maliligo pa. Pasma. Ito nga po, yun nga ang lagi kong pinapaalala sa kanya. Oh. Eh, minsan, nagagalit pa sa akin, pinabayaan ko. Kasi ako naging masama pa eh. Uh-huh. Kayo, ma'am? Mm-hmm. Kayo, may tanong kayo? Mamaya, pwede ko bang makuha yung ano? Sa FB? Pwede. Oh. Pwede naman. Hindi ko nga tayo, wala sa pang 40. 43 na ako. Nag 43 ako noong last month lang, February 3, 1981. Ngayong month, no? February? Yes, February 3. Hindi ka lang makabirthday ng anak ko, ah. February 7. February 3? Panganay ko, pero February 7 yun. Ilang taon ka nga, ilang taon ka na nga pong biyudo, sir? 5 years po. Tagal na, no? Wala po kayong ibang na niligawan? Ngayon pa lang ikaw na manligaw? Wala pa po, sir, kasi medyo abala ako sa trabaho eh. Kaya kinututukan po yung bulto kong anak eh. Dahil kasi mga anak ko dito. Ito nga yung bunso kong anak ko. Saan? Nandito ka sa akin. Layo ko kasi kasama sa trabaho. Bakit binadala mo eh sa construction yan, mainit dyan? Hindi naman. Nandito naman, may bubong man na to eh. Iwan mo na lang sa mga kapatid niya pag pumasok pa sa trabaho. Panganay na po yan, ma'am. Malaki na. Ha? Wala pong maiwanan doon sa bahay. Dala-dala mo yung bunsong anak mo, sir, na maliit din nag-aaral? Hindi pa po. Ay. Kawa naman. 6 years old na di po ba? Opo, ito. Hala. Bakit dinadala ko pa sa pinapasukan mo yung 6 years old, batang bata pa yan.
Kama mo? Hello. Oo, itabi mo na lang muna, sir. Itabi mo na lang muna. Kanina kasi nagkaroon tayo ng violation. Itabi nyo lang muna, sir. Itabi nyo lang muna yung anak mo. Okay, sige. Dapat kinder na po yan, sir, no? 6 years old. Opo nga. Oo. Nag-aaral man ako yan, sir, ng kinder. Kaya lang, wala namang kaasipasa nun. Oo. Hindi naman po hindi ako mag-trabaho. Hindi nag-aaral yun? Nahinto po nga sa pag-aaral. Sayang. Alay mo ah. Pagdating ng araw, magiging engineer din yan, sir. At least, yun na. Kasi, alam niya na yung ginagawa mo eh. Oo. Pero po sa sunod na taon, papaaralin ko na to. Paaralin mo sa sunod na pasukan. Opo nga eh. Papaaralin ko na po nga na eh. Kasi yung... Umilaw naman akong dalaga, uwi na doon pa akin. Sabi ko, alagaan yung mga bata kasi lagi nga akong wala. Kaya nga eh. At saka dapat may nag-aalaga sa kanya kasi 6 years old pa lang yan. Di mo dapat dinadala sa ano, trabaho. Ngayon man lang po ito, nakakuhan ko. Ilang linggo pa lang ito dito. Saka mainit pa ngayon ang panahon. Opo nga eh. Ay malapit naman kami doon sa kalsada, eh, bata pa ako mababa doon, baka masagi yung sapat yan, ay wala ako. At, problema. Yan, ginawa ko, sinama ko lang dito. So bukas may pasok ka? Opo, ma'am. Magtrabaho man ako dito, okay lang eh. Ano po? Magtrabaho man ako sa hindi, okay lang dito. Kontrata po ba yan, sir? Opo, opo. Ikaw yung kontraktor? Opo. Saan yan, sir? Sa Bulacan, kuya? Ay, Laguna. 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 So, wala kang ano, sir? Wala kang ano, sir? Mga helper? Po. Wala po kayong mga tauhan? Para madali yung mga... Madali meron po. Oo. Kaya lang nandun sila sa taas. Nakaririga. Tutulog na sila. Dito, nagsisilpon sila. Sige. Paano po yan, ma'am? Anong hanap nyo po dito? Sumali po kayo, ma'am? Actually, wala naman, Sir Deji. Ano lang? Yung ano lang? Yung matipag-friend, ganun. Pero open naman po kayo. Open naman po kayo ligawan. Kunyari, manligaw si Sir sa'yo, ma'am. Not ready pa po. Ha? Di pa ready. Kailan po kayo pwede, ma'am? Kailan pa po kayo ready? Next year. Ayun. Liga. Ano, sir? Eh, friend mo na lang muna si ma'am. Tapos hintayin mo na kung kailan po kayo pwedeng... Sir? Ano, sir? Hello, ma'am. Anong tanong niyo? Wala na akong matanong eh. Bakit naman? Ewan ko, wala na akong matanong. Mahirap ka na palang ligawan yan kasi malalaki na yung anak mo. Marami na magbabawal sa'yo. Oo. Sila na yung magiging kalaban mo pag nililigawan ako. Wala. Malalaki na yung mga yun, sir. Oo. Dapat yung mga kalaban mo, sir, kung may maliit pa na anak si ma'am, yun yun. Kasi ngayon, sa bahay lang si ma'am, wala nang ginagawa. Open na talaga dapat eh. Pwede na ligawan eh. Yung mga anak niya malalaki na eh. Di po ba? Kasi okay na yung mga anak mo, ma'am. Pwede na po kayo pagdating ng araw. Wala na sila. Ikaw na lang. Oh. Diba?
Tulad-tulad po ngayon, wala po kayong kasakasama. Dapat mag-asawa na po kayo ulit, sir? Medyo maingay. So, magpahiya ka lang kasi may pasok ka pa bukas. Okay lang yun. Kasi kala mo sa akin magbabawal dito eh. Oo. Si sir naman ay kontraktor. Oo. Siya naman yung mag-ano dyan, nagsusupervise sa mga gawa niya, sa mga tao niya. Yun naman yung trabaho ni sir eh. Oo. Turo-turo lang. Oo. Okay lang pala yung trabaho mo, hindi naman masyado pala mabigat, magaan lang yun. Oo. Ito, pinuturo ko lang sa kanila kung ang dapat nilang gawin. Pag-asin yung Bjarnik, inaasikaso ko yung mga sahod nila. May tanong ako sa iyo, 5 years ka na widow, ba't hindi ka nag-asawa uli? Eh, may plano ako, kaya lang, wala pang na kukuhay. Ah, sus. Kaya natin, kaya natin, yun nga po eh, yung masakit eh, kasi sumali kayo dito, nag-effort kasi, naghahanap ka ng sweetheart. Yun nga lang po na naitapat sa iyo ngayon, gusto niya, sumali lang dito, ganun. Hindi naman siya pwede ligawan, next year pa daw. Hindi ba na sumasali, hindi naman yung divide, yung friend-friend lang muna, ganun. Hindi naman kaagad-agad yun na. Basta ang amin lang dito, walang sabit, tapos open na, pwede na ligawan. Siyempre mag-umpisa talaga yun sa friend talaga mag-umpisa yan. Wala naman pwede ligawan. Kasama na yun. Kasi nga single eh. O kasama na yung panliligaw noon. Habang kinikilala nyo yung isa't isa, friend kayo. Tama lang din kasi next year pa po kayo pwede mag-boyfriend. So ligawan muna kayo ni sir ngayon. Para next year malalaman ni sir kung papasa ba siya o hindi. Ano ma, may tanong ka pa? Wala na. Sige. Ikaw, ano tanong mo? Okay, sige. Putulin ko na po, sobrang ingay. Bawal po kasi yan, ha. Thank you. Ipagpatuloy po ninyo off-cam ang pag-uusap ninyo. Good luck na lang. Okay, sige. Update nyo po ako sa ano next year, ha. Ma'am? Okay, sige. Wanted, sweetheart. Wanted.